What's up mga chong? Here's your boy Brian Uchil back in here again and again and welcome to another vlog. Napaka-trap look! Magandang hapon sa inyong lahat mga chong. Nakalabas na naman ako ng aking lungga. Naka-out ko lang sa trabaho ngayon. Then pupunta tayo ngayon kala JHDG para manggago lang no. Tatambay lang tayo doon mga chong. Pero hindi yun yung pag-uusapan natin ngayon mga chong. Ang pag-uusapan natin ngayon is itong recent na modification ko dito sa aking motor. So naisip ko magmotor habang ina-update ko to sa inyo kasi yun talaga ako eh. Gusto ko talaga yung nagbablog ako ng naamotor kaysa yung naka-stop lang, yung nakahinto lang habang nagpapaliwanag sa inyo, habang nag-explain. Hindi ko dama yung ano, ganung vlog mga chong. Pero okay lang naman, swabe lang naman. Pero ito, balik muna tayo sa ganito. Dahil matagal na naman ako hindi nakapag-motor. Matagal na naman ako hindi nakalabas ng bahay ano. Ang dami ko sinabi. Secret technique. So pag-uusapan nga natin tong recent lubak. Tong recent at ano, modification natin dito sa motor, yung facelift R6 mas mga chong. Oh! So kagabi nag-install tayo. Inabot kami ng siyam-siyam sa pag-install kasi yung ginawa namin is akala namin kailangan pantanggalin yung mga fairings. Okay na last namin yung mga fairings mga chong. Buti na lang yung isang side pa lang yung natatanggal namin and at the same time no, na-update tayo and nagtanong muna tayo mga chong bago natin tinanggal talaga lahat. Medyo mahirap pa naman kalasin yung mga fairings nito. Pero papakita ko sa inyo yung itsura ngayon ng R15 natin. So ano na nga ba yung mga napalitan natin dito sa motor mga chong? So bukod dun sa kadena, so yung undertail ang lalim. So yung undertail, sa itong recent yung face mask. Pati yung motor naka face mask. Hahanap lang ako mga chong ng paghihintuan natin and then gagawa lang tayo ng konting montage ano. So yun na nga mga chong, nakita nyo na di ba? Napaka basic na montage lang yan para maipakita ko sa inyo kung ano na yung mga nagawa ko sa motor. Parang dati iniisip ko lang yung ano, iniisip ko lang kung ano yung mga upgrade na gagawin ko sa kanya ngayon. Unti na nating nagagawa. Wow! Ba talaga pag wala nang binabayaran? Puro tayo upgrade. Pero yung brief natin hindi natin madagdagan, hindi natin mapalitan, wala nga. Grade is okay. Bacon brief is fine. Para sa upgrade. Kaya lang, ito lang mga chong. Pag-usapan lang natin. Meron syempre ano, meron din siyang advantage and disadvantages. Ay, advantage muna tayo. So yun nga, nakapagpadagdag ng ano, kapugian sa motor, di ba? Literal na masungit na talaga siya. Siya na talaga si Sungit mga chong. So ano, pinalitan na natin siya ng pangalan. Siya na si Sungit ngayon. Buod dun sa pagiging mas masungit niya. Isa pa na advantage niya para sa akin ha, is lumaki yung ano, lumaki yung harap niya, lumaki yung mukha. Kasi may portion dun sa mas na ano, na malapad siya. Mas lalo siyang naging malaki. Angas na ito ha. Napakaangas mo Brad. So syempre mga chong, kung may advantages, syempre meron ding disadvantages mga. So unang-una sa lahat na major disadvantages mga chong, is hina yung ilaw. Lalo na kapag naka low light ka lang, ang hina na ng ilaw niya sobra sa gabi. Parang fog light na lang siya. Kasi ang issue ng R15 mga chong, mahina na talaga yung ano niya, yung headlight niya. Hindi siya ganun kalakasan para sa akin ha. Tapos pinalitan pa natin ng mata. Pinaliit pa natin lalo yung headlight niya. Edi wala na. Pero kapag naka-highlight naman siya, so yun pwede pa pag high beam.
pwede pa. Pero hindi na siya talaga ganun kaliwanag, mga chong. So kailangan talaga natin tong palagyan ng either isa pang ilaw para mas ano, mas lumakas yung ilaw. Kasi mga chong, mahirap yung masyadong mahina yung ilaw, lalo na kapag sa mga probinsya ka dumadaan, yung mga lugar na wala masyadong ilaw, GG ka dun, mga sir. Siguro ilang oras din namin tong kinabit, kasi yun nga, kala namin tatanggalin yung mga fairings, pati yung sa harap tinatanggal namin. So kailangan lang pala talaga siyang ipatong. Ang naging problema kasi namin, kaya akala namin kailangan siyang tanggalin, kasi hindi nag-fit yung mga butas doon sa mismong original na fairings ng R15. Hindi siya nag-fit. So ang kailangan palang gawin is, diba yan? Ang kailangan palang gawin is kailangan mo talaga siyang ipilit na mag-shoot dun sa butas ng mga tornilyo. So ano siya, parang two-man job siya, mga chong. Hindi siya kaya ng ano, ikaw lang gagawa. So dalawa kami ni Airpat ang tumira dito. And isa pa, mga chong, na naging problema namin sa kanya, masyado siyang manipis. So kapag nabangga ka, wala, basag talaga. Manipis niya masyado. Kaya kung nakikita niya lang siguro siya, yan, napanipis, mga chong. So ang susunod naman natin na i-upgrade dito is yung gulong na. Pucha, ilang beses ko na sinabi na papalitan ko yung gulong, hanggang ngayon hindi ko pa rin napapalitan. Sa 13 month kukunin na natin yan. Papalitan talaga tayo ng gulong. Lay, madulas na talaga eh. Sana lahat may 13 month, no? So ayo, mga chong, nakuha nyo na ba yung mga 13 month nyo? Saan nyo naman gagastasin, mga chong, yung mga 13 month nyo kapag nakuha nyo na? In best case sa gears, walang ya. Bili kayo ng matibay na helmet, ang magandang helmet. Kung may jowa kayo, bilan nyo ng helmet, mga chong. Huwag lang yung kayo lang yung maganda yung helmet, dapat pati yung OBR nyo. Sa pera nyo dapat yung gagamitin yung pambili ng helmet ng OBR nyo. Bakit? Siyempre, mga chong, diba, pag nag-break kayo, diba, paano kung hati kayo dun sa pinambili ng helmet, edi ano mangyayari dun sa helmet, diba? Hahatiin nyo rin. So dapat pera nyo din yung gagamitin yung pambili. Tapos napakadami pang gagawin dito sa motor. Hindi pa to tapos. Hindi pa dito to natatapos, mga chong. Paisa-isa lang tayo ng upgrade sa kanya. Pero diba at least R6 face, putang ina. R6 na R6 na yung datingan ng muka. Pero yung katawan 150cc. Ay hindi, 400cc pala tong motor natin. Anong oras na ba? Napaka-traffic ah. Magbablog pa ako kayo na pugi. Asa na ba akong? Layo ko pa ata eh. Kailangan na ata natin gamitan ng special technique. Gusto ko nga palang ano, i-shoutout yung mga tinokis akong mga ano, mga tropa natin, mga subscriber natin na hindi ako pinuntahan. Mga tokis! Sabi nyo mag-meet up tayo. Sabi nyo magtatambike tayo, pero hindi na kayo sumagot nung meet up na. Pero okay lang, mga chong, ba mga busy din, may mga ginawa din. So understandable naman tayo, mga chong eh. So kung gusto nyo nga pala sumali sa Chong Nation, meron tayong FB group, mga chong. Search lang sa FB Chong Nation, mga chong, lalabas na yan. Road to 10,000. So yun, mga chong, hanggang sa muling upgrade. Magkita-kita ulit tayo kapag meron na naman tayong bagong abubot na nilagay dito sa motor natin. Once again, mga chong, this is Brian Uchil. Thanks so much for watching. And I'm out.